Battle Balita Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Salamat po sa Diyos sa panibagong umagang kaloob. Oras, alas 4.35 na po na madaling araw. Maayong buntag, Gladys. Maayong buntag, amigo, maupay nga aga ug maayong adlaw sa tanan nga naminaw nato karong taknaa. Daghang salamat sa Ginoo sa bagong higayon nga iyang gihatag kanato. Amigo, good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Webes, ika-26 sa buwan ng Mayo taong 2022. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulibong. Ako naman si Gladys Tuwabi. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carpio iprinoklama na kahapon. Hataw Balita. Resulta ng halalan nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco, President-elect at Vice President-elect kapahumiling ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Hataw Balita. Kandidatong wagi sa Take 2 ng mayoralty race sa Tubaran, Lanao del Sur na iproklama na rin. Hataw Balita. Proklamasyon ng mga nanalong portalist group mamayang hapon na. Hataw Balita. Libreng sakay ng MRT 3 hanggang June 30, Philippine National Railways ibabalik ang biyaheng Lucena. Hataw Balita. At Coral Gardens sa Ternate, Cavite, planong gawing ecotourism area. Lungsod ng Viga na is maging isa sa 7 wondrous cities of the world sa pamamagitan ng pag-develop ng Vigan Airport. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, official. Opisyal nang iprinoklama ng dalawang kapulungan ng Kongreso, sina dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang nagwagi sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa sa katatapos lamang na halalan. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Senate President Vicente Soto III kahapon sa araw ng proklamasyon. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. And Sara Germanman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Bongbong na ika-17 hahawak ng posisyon ng pagkapangulo ng Pilipinas ay nakakuha ng 31,629,783 votes. Ang kanya namang katandem na si Mayor Sara ay nagwagi sa botong 32,208,417 sa kabuuan. Inabot ng halos dalawang araw lamang ang canvassing ng mga boto para sa presidential at vice presidential race. Ang Joint Canvassing Committee ay pinangunahan ni House Majority Leader Representative Ferdinand Martin Romualdez at Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Subiri. Ayon kay Senator Subiri, makasaysayan ang naganap na eleksyon. The result of this election is historical in several ways. First, it has the highest number of votes cast in our nation's election history with an 82% voter turnout, totaling 55,197,306 votes. Second, President, since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president.
Humiling naman si President-elect BBM ng panalangin mula sa taong bayan. I am all inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me. Wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Thank you very much. Hataw Balita. Nagpasalamat si President-elect Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Aniya ang mga boto na kanyang nakamit ay nangangahulugan ng pagbibigay sa kanya ng tiwala at pag-asa ng mga mamamayan sa isang magandang hinaharap. Pakinggan po natin si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am humble because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Nagpasalamat din ang bagong proklamang Pangulo ng Pilipinas sa mga guro, Board of Election Inspectors, COMELEC at sa lahat ng naging bahagi sa aniya ay best run election. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, all our teachers, our BEIs, up to the National Board of Canvas here in Congress, for what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. Hataw Balita. Sa talumpati naman ni House Speaker Lord Alan Velasco, ang pagkapanalo ni na President-elect Marcos at Vice President-elect Duterte Carpio, kanyang binigyang diin na ang resulta ng halalan ay nagpapakita ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Pakinggan po natin ang kanyang naging talumpati kahapon. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country. A true partnership between the North and the South that has become the unity of all corners of the country. Dagdag pa ni Speaker Velasco, sa mga nakaraang halalan sa bansa, na iluklok ng mga Pilipino ang mga tumatakbo sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo mula sa magkaibang partido. Subalit sa wakas anya, makikita natin ang kahalagahan ng pagboto sa mga kandidato mula sa iisang partido o sa isang tandem. In previous elections, Filipinos voted for president and vice president from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uniteam that can work together, a uniteam that can collaborate with each other, and a uniteam that can push for a shared national agenda. Hataw Balita. Lubos naman ang pasasalamat ni Senator Aimee Marcos sa suporta
na kanilang natatanggap kasunod ng pagkapanalo ng kaniyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. bilang susunod na pangulo ng bansa. Ayon sa senadora, ito na ang pagkakataon nila na maipakita na karapat dapat silang muling pagkatiwalaan sa pagsisilbi sa mga Pilipino. We're very, very grateful for a second chance, as it were, dahil medyo mabigat ang pinagdaanan ng aking pamilya. Talagang matapos yung 1986, kung anong kaso ang hinarap namin, kung anong pangungutya at pang-aapi, sabihin na natin, medyo hirap talaga yung pamilya namin for the past almost 4 decades. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagtiwala sa amin, mula sa mga loyalista, mga Ilocano, lahat ng naniniwala na kinakailangan ng ating bansa ay talagang matibay na pamumuno. Dagdag pa niya, hindi naging madaling desisyon na muling sumabak sa politika si BBM. Matapos ang ani ay traumatic na pagkatalo sa 2016 vice presidential elections. At sa napipintong pag-upo ni President-elect BBM na kanyang nakababatang kapatid, magsisilbi si Senator Aimee na tagapamagitan ng Malacañang sa Senado. Sapat na siguro maging super ate sa Senado. Okay na yon, malaking bagay na yon at marami ng trabaho yon. Dumalo rin sa proklamasyon si former First Lady Imelda Romualdo Marcos. Kwento ni Senator Aimee, tila nawala ang sakit at biglang sumigla ang kanilang 92-anyos na ina sa pagkapanalo ni President-elect Bongbong. Hataw Balita! Matapos ang kanyang proklamasyon sa pagkapanalo bilang susunod na pangalawang pangulo ng bansa, nanawagan ng pagkakaisa si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Hangad niya ang lalong pagmamahal sa bansa at pagpapala ng Diyos para sa bayan. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nagsilbi sa halalan, mga guro, BEI, ang Kongreso at National Canvassers para sa matagumpay at mapayapang halalan. Hataw Balita! Nagtangkang makalapit sa Batasang Pambansa Complex ang ilang miyembro ng bagong alyansang makabayan kahapon sa araw ng proklamasyon ni na President-elect Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Tinututulan nila ang bilangan ng boto roon, ngunit naging maagap ang pulisya. Hindi rin pinayagang makapasok sa paligid ng Batasang Pambansa ang iba pang mga nagpuprotesta. Maximum tolerance ang ipinatupad ng pulisya. Pinali siya doon, hindi bawal. Una-una, wala siya. Ang priority namin dyan, wala traffic, kaya pinapali siya dyan. Humingi rin ng paumanhin ang Quezon City Police District sa mga motoristang naabala ng pagsasara ng kalsada sa may Batasang Pambansa. Hataw Balita! Samantala, pagkatapos ng kanyang termino sa June 30, uuwi sa kanyang tahanan sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay ayon sa kanyang dating aide at ngayon mambabatas na si Christopher Bongo. Anya, masaya na rin siya na makapagpahinga si Pangulong Duterte mula sa 6 na taong paglilingkod sa bayan at makakapiling muli ang kanyang pamilya. Dagdag ni Senator Bongo, hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang buhay. Patuloy pa rin si Pangulong Duterte sa pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. He will go out as a strong president, mataas ang popularity, iginagalang at magandang halimbawa sa susunod na magiging leader ng ating bayan. Hataw Balita! Matapos ang proklamasyon ng nanalong presidente at vice-presidente kahapon, mamaya may isa pang proklamasyon na aabangan ang sambayan ng Pilipino. Ayon sa COMELEC, alas 4 ng hapon ngayong araw ng Webes, ay ipuproklama na ang mga nanalong party-list groups sa Philippine International Convention Center o PICC. Considering that there are no more agenda for today, we adjourn until 4 o'clock in the afternoon tomorrow for the proclamation of the winning party list representatives. Notice is given in open session. So ordered. Ang COMELEC Supervisory Committee ang naatasang magpadala ng notice sa mga partido na kasama sa proklamasyon.
Pero inirerekomenda ni Commissioner George Erwin Garcia na huwag isama sa proklamasyon ang mga party list o nominees na may nakabinbing kaso tulad ng disqualification at cancellation of registration of cancellation of nomination. Aniya maigi na hintayin muna ang aksyon ng NBAC. Madami kasi mga kaso na nakapending sa COMELEC patungkol sa disqualification ng mga party list organization and or disqualification patungkol sa mga nominees. Kinakailangan din namin i-resolve yung sino ba ang may pending cases na yan at sino yung dapat na mai-issuehan ng Certificate of Proclamation, whether party list o whether yung nominee. Inaasahan din na maglalabas ng resolusyon ang COMELEC bago ang nakatakdang proklamasyon. Samantala, kabilang sa mga panuntunan ng proclamation ay dalawang pinatawan lang bawat party list ang maaaring dumalo. Hindi na rin papayagan ng komisyon ang mga party list na magkakaroon ng talumpati dahil sa mahabang oras na gugugulin. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na listahan ng mga ipuproklamang party list. Hataw Balita. Naiproklama na kahapon ang nanalo sa mayoralty race sa Tubaran, Lanao del Sur sa Take 2 ng halalan para sa alkalde roon. Iprinoklamang nagwagi si Mayor-elect Yaz Papandayan. Si Papandayan ay nakakuha ng 3,873 votes. Ang katunggaling si Naship Madki ay nakakuha naman ng 1,854 na boto. Ayon kay Police Brigadier General Arthur Cabalona, ang Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BAR, payapang natapos ang halalan. Alas 6 ng umaga ito nagsimula at natapos ng alas 7 ng gabi. Regarding po doon sa special election natin sa Tubaran kahapon, generally it went well since early in the morning at 5 a.m. where we started distributing the VCMs to the clustered precincts until the voting starts at 6 a.m. until it closes at 7 p.m. Wala po tayong naitala ni anuman na incidente or commotion that will hamper no the conduct of the voting. Bagaman walang naitala ang kaguluhan doon ang pulisya, nananatili sa full alert status ang Tubaran. Hataw Balita. Pintong pag-upo bilang nagbabalik na kalihim ng Department of Labor and Employment. Isa sa mga plano ni incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang paglikha ng mas maraming trabaho sa loob ng bansa. Aniya, sa pamamagitan nito, hindi na kailangan pang magtrabaho sa ibang bansa ng ating mga kababayan. Sana, there will be more local opportunities. No? This should be the preferred choice ng mga manggagawa rather than overseas employment because of the social cost. Dagdag ni Laguesma, mahalaga na magkakasama ang pamilya pero dapat may oportunidad na maghanap buhay. Mahalaga siguro na may balik natin yung sitwasyon na yung pamilya nagkakasama-sama pero dapat mayroong mga karampatang opportunities dito na magbibigay din siya sa kanila na kung hindi man masyadong maluwag na kabuhayan o maluwang pamumuhay ay sasapat doon sa pangangailangan nila upang masabi naman na ang kanilang pamumuhay ay gaganda rin kahit na hindi sila mang ibang bansa. Para maisakatuparan ang kanyang plano, nais ni Laguesma na magkaroon ng mas malapit na pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Humiling din siya ng pakikiisa at suporta mula sa mga obrero na kaniyang paglilingkuran. As kami sa mga pagpuna, pagtuliksa at hindi po kami magbabalat sibuyas, yun lamang po inihiling na po lalo na sa atin pong sektor na paglilingkuran, anay ng mga manggagawa at ang namumuhunan, na sana bigyan kami ng pangunawa, suporta, tulong at pakikiisa sa aming layunin na pagbutihin ang serbisyo ng Department of Labor and Employment. Hataw Balita. Sa atin namang pagsubaybay sa COVID situation sa iba't ibang bahagi ng bansa,
bagyang tumaas ang COVID-19 positivity rate sa Davao City. Paigtingin naman ang lokal na pamahalaan ng school-based vaccine information campaign sa lungsod. Ito'y sa gitna ng mababang COVID-19 vaccination turnout sa mga batang edad 5 hanggang 11 sa lungsod. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita. 1.1% ang COVID-19 positivity rate sa Davao City noong mga nagdaang linggo. Ngunit pagsapit ng May 22, 2022 ay tumaas ito sa 1.3%. Sa atong positivity rate kasi medyo naatay. Gamay na ano, gamay lang na around 0.3% na pagtaas kasi currently ang ato ang positivity rate is 1.3. Before kasi, most often than not, naa siya sa less than 1%. Sa kabila ng bahayang pagtaas ng positivity rate, nananatili sa single digit ang naitatalang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa lungsod. Gayunman, hindi nagpapakampante ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga ginagawang hakbang para maagapan ang muling pagdami ng mga nagkaka-COVID ay ang pinaigting na pagpapataw ng parusa sa mga lumalabag sa face mask mandate. Mula Enero hanggang Mayo, nasa 11,000 na ang mga nabigyan ng citation ticket dahil sa hindi pagsusuot o hindi maayos na pagsusuot ng face mask ayon sa Davao City COVID-19 Task Force. Patuloy din ang pagtatayo ng karagdagang COVID-19 Cluster Clinic o CCC. In our CCC, diba, one-stop shop siya. Dira na ang ato contact tracing, ang ato consultation for those that are manifesting COVID-19 symptoms. Dito na po ang atong swabbing, atong quarantine, isolation, and as well as our integration, no, pag sa mga recovered individuals. Samantala, nananatiling nasa 6% ng 242,000 na target population ng mga batang edad 5 hanggang 11 ang fully vaccinated contra COVID-19 sa Davao City. Ito ay ilang buwan mula nang mag-umpisa ang pagbabakuna contra COVID-19 sa 5 to 11-year-olds. Kaya naman sa pagbubukas ng school year 2022-2023, plano ng Davao City LGU na paigtingin ang school-based vaccination education information campaign. We are already working with the Department of Education. No? Nagulat na lang tawag operational guidelines as to unsaon na to pag-roll out sa school-based vaccination para gimakover na to itong mga wala pa nabakunahan na 5 to 11 years old and other pediatric age group. Paglilinaw ng Davao City COVID-19 Task Force, para mabakunahan ang isang bata, kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita. Mababa pa ang COVID-19 booster turnout sa Bulacan. Ayon sa Provincial Health Office, malaking effort pa ang kailangan para mahikayat ang mga mamamayan na magbabooster na. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Sa tala ng Bulacan Provincial Health Office, mahigit 1.7 million na fully vaccinated ng mga Bulakenyo ang maaari nang tumanggap ng booster dose contra COVID-19. Ngunit ayon kay Maria Christine Bravo ng Provincial Health Office, may mga sadyang ayon ng magpa-booster. Ito ay kahit pa inumpisahan na nila noong Lunes ang house-to-house vaccination na ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan. Yung nakatanggap po ng fully vaccinated po is nasa 2.3 million. Kung titingnan po natin yung number ng booster kumpara doon sa nakatanggap ng primary dose, medyo mapapa po itong sa booster natin. So parang ang comparable number po natin is 2.3 million tsaka po 587,000. Malaki po yung medyo kinakailangan din nating effort para ma-encourage pa lalo po yung mga tao na talagang ayaw na pong magpabakuna po ng additional dose. Pagtitiyak ng PHO, ligtas ang mga bakuna at hindi pa expired, kaya walang dapat ikabahala ang mga Bulakenyo. Sa ngayon po, palagay ko po, talagang kailangan na natin ibigay lahat po ng effort na pwede na po natin gawin. Kasi kung yung sa mga unang araw po, tsaka yung mga ibang paraan na nagawa natin ng una, halimbawa po yung pagbo-boost po sa mga
sa social media o sa tulong po ng media is hindi po naging effective, baka nga po ito na po yung kailangan nating gawin, yung mas mag-reach out po tayo sa kanila. Samantala, umaasa ang DILG na sa pamamagitan ng house-to-house vaccination na ipinag-utos nila sa mga LGU sa Bulacan, mapapataas nito ang bilang ng mga mababakunahan ng booster dose sa lalawigan. Kaya kinuha natin yung house-to-house para makita natin kung sa bawat household, ilan pa yung hindi na-vaccine. So, sa akin, palagi ko yung house-to-house kasi, una, nakakapag-inventory tayo talaga. Para sa mga frontliner at senior citizens na pipila para magpa-booster, magtungo lamang sa Bulacan Vaccination Center sa Yas Malolos Convention Center. Tuwing araw ng Lunes hanggang Huwebes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Umabot na sa mahigit 1,000 individual ang isinugod sa ospital dahil sa dengue sa Region 8, 5 na ang nasawi. Kaya't mahigpit na binabantayan ng DOH sa rehiyon ang dengue situation doon. Si Cyrix Remanes, Humahataw. Hataw Balita! Hindi lang COVID-19 ang sakit na kumakalat at pumapatay ngayon sa bansa na dapat maiwasan ng publiko ayon sa kagawaran ng kalusugan. Sa tala ng DOH, dumarami na rin ang mga dinadapuan ng dengue fever sa bansa, kabilang ang rehiyon ng Eastern Visayas. Sa Region 8, 5 na ang naitalang nasawi dulot ng dengue. 1,351 naman ang kabuang bilang ng mga na-ospital dahil sa dengue mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ang pinakamarami ay sa lalawigan ng Leyte kung saan mayroong 550 cases. Isa sa mga ito ay binawian na ng buhay. Sa Southern Leyte may 413 cases at 2 naman ang nasawi. Isa naman ang death case sa Samar Province kung saan may 151 dengue cases. 108 cases naman ang naitala na sa Eastern Samar at isa ang nasawi. 70 mga kaso sa Biliran at 59 naman sa Northern Samar. Ayon sa DOH Region 8 mula January 1 hanggang May 21 nitong taon, mas mataas ng 400% ang dami ng naitalang dengue cases sa rehiyon kumpara sa parehong period nung nakaraang taon. Ang dami ng kaso ngayong taon ay 432% higher than that of last year, kung saan meron lang tayong 254 sa buong Eastern Visayas mula January 1 hanggang May 21, 2021. Samantala, nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan sa publiko na isagawa ang forest strategy para labanan ang dengue ngayong tag-ulan. Search and destroy. Hanapin at sirain ang mga lugar maging ang mga sulok-sulok na maaaring pamugaran at pangitlugan ng lamok, partikular ng Aedes aegypti na carrier ng dengue virus. Hanapin ang mga stagnant o hindi dumadaloy na tubig. Dapat din ay may mga takip ang mga sisidlan o pag-ipunan ng tubig o water containers, balde o lumang gulong na nakatamba. Panatilihin ding malinis ang ating kapaligiran. Self-protection. Magsuot ng long sleeve shirt o pantaas maging ng mahabang pangibaba gaya ng pantalon para makaiwas sa kagat ng lamok. Gumamit din ng insect repellent. Ikatlong S ang seek early consultation o magpatingin agad sa doktor kung nakakaranas ng sintomas ng dengue at support fogging or spraying lalo na sa mga lugar na itinuturing na hotspot areas ng dengue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrix Remanes, Humahataw. Hataw Balita. Madaragdagan na ang sahod kada araw ng mga empleyado sa Western Visayas. Simula na yan sa susunod na buwan. Pero may apila ang ilang negosyante sa Bacolod City. Si Ira Pedregosa, Humahataw. Hataw Balita. Sa June 5 na, sisimulang ipatupad ang aumento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Western Visayas. Ang mga kumikita ng 395 pesos kada araw sa mga kumpanyang may 10 empleyado ay madaragdagan ng 55 pesos. Magiging 450 pesos naman ang kanilang daily wage. Para naman sa mga manggagawa sa mga kumpanyang mayroong mahigit sa 10 empleyado, 420 pesos na ang tatanggaping arawang sahod dahil sa 110 pesos na dagdag sa dati nilang 310 pesos na sahod. Habang ang mga nasa agriculture sector naman ay may 95 pesos na dagdag sa 315 pesos na arawang kita. Ang mga kasambahay o domestic worker naman ay makatatanggap ng 500 pesos na aumento. Kaya mula sa 4,000 pisong buwan ng sweldo, magiging 4,500 na ito.
Ayon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, hindi naman sila tutol sa pagtaas ng arawang sahod sa rehiyon. Subalit ang apila nila, bawasan ang dagdag. Sa kanilang apila na isinumite sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6, hiniling nila na ang mga kumpanyang may 10 empleyado pababa ay taasan lang ng 35 pesos kada araw, 45 pesos naman sa may mahigit 10 empleyado. 35 pesos din na dagdag ang hiling nila para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ayon sa MBCCI, hindi pa sila naka-recover o nakababawi mula sa krisis na dulot ng pandemya ay dagdag pa sana naman sa kanilang mataas na wage increase. Para sa kanila, hindi napapanahon ang pagtaas ng sahod. Anila, sa taong ito lamang ibinaba ang alert level sa rehiyon. Dagdag ng grupo, posible ring magdulot ito ng pagsara ng ilang establishmento o kaya ay pagbabawas sa bilang ng mga empleyado. Sa ngayon, wala pang tugon ang regional board sa apila ng MBCCI. Una nang sinabi ng DOLE na maaaring mag-file ng exemption sa wage order ang mga maliliit na negosyo o ang MSME sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board na nakasasakop sa kanilang rehiyon. Ang mga maaaprubahan sa exemption ay maaaring hindi magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Iloilo, Ira Pedregosa, humahataw. Hataw Balita. May natanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mahigit 400 magsasaka ng palay sa Batangas. Maging ang mga mangingisda at magsasaka ng mais, tumanggap din ng ayuda. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Tigli 5,000 piso ang sinimulang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mahigit 400 magsasaka ng palay kahapon sa Batangas City. Para naman sa mga mangingisda at corn farmer sa Batangas, fuel discount cards ang ipinamahagi. Mayroon tayong target beneficiaries dito sa lalawigan ng Batangas para makakuha ng Rice Farmers Financial Assistance, 7,687. Mayroon din balance ng last year, 2021, hindi pa nakakuha, 152 farmers. Ipinahayag din kahapon ni Secretary William Dar ng Department of Agriculture may nagbabadyang global food crisis o krisis sa pagkain sa buong mundo. Subalit may paraan para hindi magkaroon ng kagutuman sa bansa ayon sa kalihim. Pero kung tayo ay sama-sama, united, yun ang gustong mangyari ng ating President-elect. Dapat may unity lahat para maisulong natin yung pag-aagna ng sektor ng agrikultura. Para sa ganun, itong nagbabadya na kagutuman sa mundo ay hindi mangyari dito po sa Pilipinas. Mahigit 74.3 milyon pesos ang nakalaang financial assistance sa mga magsasaka sa lalawigan ng Batangas. Aabot naman sa lagpas 1.7 milyon na rice farmers ang mabibigyan ng financial assistance sa buong bansa. Noong nakaraang taon, ang kabuuang collection ko ng Bureau of Customs ay 18.9 billion pesos. So 10 million of that will go to Rice Competitiveness Enhancement Fund at ang excess collection mo ay 8.9 billion otomatiko na ibabalik sa mga magsasaka ng palay bilang ayuda na nakakahalaga ng 5,000 piso bawat isa. Samantala, mahigit 200 mangingisda at corn farmers ang tumanggap ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 pesos. Kabilang sa pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng krudo, ang mga mangingisda at magsasaka. Bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis, ang mga kwalifikadong magsasaka at mangingisda ay tatanggap ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 piso. Kabilang ang mga magsasakang sina Tatay Benito at Tatay Roldan sa mga labis na nagpapasalamat dahil sa ayudang ipinagkaloob ng Department of Agriculture. Napakaraming salamat sa kanila at
kanila yung katulad namin ay kanila naabutan ng ayuda. Napakalaking tulong na sa buhay namin. Napakalaking tulong po ng binibigyan nilang tulong sa aming kagaya namin magsasaka at mga isda. Ay karagdagan din kita namin yun. At magiging puhunan namin yan sa mga pambili ng mga abono, gano'n. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas! Hataw Balita! Libreng sakay ng MRT 3 hanggang June 30, Philippine National Railways, ibabalik ang biyaheng Lucena. Hataw Balita! Boracay Interagency Task Force mapapaso na sa June 30. Lokal na pamahalaan handang ituloy ang rehabilitasyon ng Boracay Island. Hataw Balita! At Coral Garden sa Ternate, Cavite, planong gawing ecotourism area, lalo pang pag-develop ng Bigan Airport, magpapakita na talagang ang Bigan ay isa sa pitong wonder cities ng mundo. Hataw Balita! Barbero sa Masbate na may kapansanan sa binti at walang sariling gamit pang gupi. Ang tinanggap na biyaya ay higit pa sa suklay at saklay. Hoy, 12 minuto makalipas po ang 5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Patuloy na makalilibre sa pamasahe ang MRT riders hanggang huling araw ng Hunyo. Paliwanag ni MRT 3 General Manager Engineer Michael Capati, layunin ng patuloy na libreng sakay ang makatulong sa mga pasahero pagdating sa pinansyal na aspeto. Ngayong tumaas ang presyo ng mga bilihin, maging ang mga produktong petrolyo. Yung free ride po sa MRT 3 will be extended po until June 30, 2022. This is to continue providing assistance to the riding public in their commuting needs. The management had decided to extend for another month the implementation of the free ride o yung ating tinatawag na libreng sakay program. Ayon pa sa pamunuan ng MRT 3, ipaubayan na nila sa pagpapasya ng susunod na administrasyon kung ipagpapatuloy ang libreng sakay pagkatapos ng June 30. Hataw Balita! Patuloy ang paghahanda ng Philippine National Railways para makapaglingkod sa mga probinsya sa Southern Luzon. Ayon kay PNR General Manager June Magno, bahagi ito ng kanilang layuning makapaglaan ng mas mabilis at murang transportasyon mula Metro Manila hanggang Lucena City sa Quezon Province. Anytime soon, we will be ready to operate and extend our service all the way to Lucena. Sa ngayon ay masusi pa nilang inaayos ang right-of-way ng linya ng tren upang matiyak ang ligtas na biyahe. Target nila ang muling operasyon ng kanilang mga tren na San Pablo to Makati service at ang Inter-Quezon San Pablo-Lucena service bago matapos ang panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30, 2022. Pagtitiyak naman ni GM Magno na kapag magbalik o nagbalik operasyon na ang rutang Makati-Lucena ng PNR, walang ipatutupad na dagdag singil sa pamasahe. Kaya naman mananatili ang fare matrix sa piso at 7 sentimo kada kilometro. Isa't kalahating oras ang biyahe sa pagitan ng mga syudad ng San Pablo sa Laguna at Lucena sa Quezon. Inaalam pa ng PNR kung gaano kabilis ang biyahe mula San Pablo hanggang Makati. Hataw Balita! 3 bagong batas ang pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na lilikha ng 3 museo sa Kalinga, Cagayan de Oro City at Biliran.
Ang Republic Act 11770 ay lilikha sa Kalinga Cultural Center and Museum. RA 11771 para sa Cagayan de Oro City Cultural Center and Museum. RA 11772 ay lilikha ng Biliran Cultural Center and Museum. Sa ilalim ng mga batas na ito, matitiyak ang proteksyon, preserbasyon at promosyon ng mga historical heritage sa tatlong lugar. Hataw Balita. Pinangunahan ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang inaugurasyon ng mga nakumpletong development projects sa Vigan Airport kahapon. Kabilang sa mga development projects sa Paliparan ang expansion at improvement ng Passenger Terminal Building o ang PTB. Naroon ang mga pasilidad sa arrival at pre-departure areas. Kabilang din ang pagtatayo ng administrative building ng Vigan Airport, isang powerhouse at paglalagay ng iba't ibang features sa runway. Kapag nagsimula na ang commercial operations nito, kaya ng Paliparan na maglingkod sa 150 passengers. Higit na mataas ito kaysa dati nitong kapasidad na 40 lamang. Pinadadali na rin ni Secretary Tugade sa mga contractor ang pagkumpleto sa mga project. Kanya rin ipinag-utos sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na mahigpit na subaybayan ang progreso ng mga proyekto sa layuning maiwasan ang anumang pagkaantala. Hangarin sa lalong pag-develop o pagpapaganda ng Vigan Airport na iposisyon ang Ilocandia para maging isang top tourist destinations at talagang isa sa mga seven wondrous cities of the world ang Vigan. Ayon naman kay Ilocos Sur Governor Ryan Singson, na present din sa okasyon, ang inaugurasyon ng Vigan Airport Development Project ay patunay ng commitment at ng pagkakaroon ng iisang hangarin ng national at local government para mapaglingkuran ang publiko. Nagpasalamat naman si Ilocos Sur Vice Governor at Governor-elect Jerry Singson sa development na ito ng Vigan Airport. Layunin din ang mga proyekto sa Paliparan na lalo pang mapalago ang ekonomiya, ang turismo, komersyo at mga hanap buhay sa Ilocos Region. Hataw Balita. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Pilipino Seafarer, may paanyaya ang Marina o ang Maritime Industry Authority. Magdaraos ang Marina ng simultaneous o sabayang mass oath-taking ceremony para sa mga first-time holder ng Certificate of Competency o COC. Idaraos ang simultaneous mass oath-taking ceremony sa Manila, Iloilo City, Cebu City, and Davao City sa June 25, 2022. Para ito sa COC bilang Master Mariner, Chief Engineer Officer, Chief Mate, Second Engineer Officer, Officer in Charge of a Navigational Watch, and Officer in Charge of an Engineering Watch. Para sa mga interesadong seafarer, magparehistro lamang sa isang online form. Ang link para sa online form ay makikita sa Facebook post ng Marine. Ang registration period po ay hanggang June 10, 2022, alas 5 ng hapon o hanggang maabot ang maximum capacity. Ang kumpirmasyon ng mga seafarer na magpaparehistro at iba pang detalye ay ipadadala ng Examination and Assessment Division STCW Office sa email address na ginamit sa pagpaparehistro. Para sa mga katanungan, pwede pong mag-email sa Marina sa email address na stcwo_ead@marina.gov.ph o kaya ay tumawag sa 8526-1049. Hataw Balita. Sa ating weather update sa ating mga kasangbahay sa Davao Region, kung kayo po ay lalabas ng inyong tahanan, magdala po kayo ng payong. Ayon sa PAGASA, makararanas ang Davao Region ng maulap na kalangitan, pulupulong pag-ulan at pagpulog pagkidlat. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone na nakaaapekto sa timog na bahagi ng Mindanao. Maaaring magsanhi ito ng flash flood o kaya ay landslide. Sa Metro Manila naman at sa iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan. May isolated rain showers at thunderstorms. Wala namang inilabas na gale warning ang PAGASA. Subalit, pinag-iingat ang maliliit na sasakyang pandagat. Paalala ng PAGASA, magdala ng emergency kit sa pagpalaog.
Tandaan, umulan man o umaraw, ang pinakamatibay nating pananggalang ay ang pagtitiwala sa may lalang. Hataw Balita. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Agriculture ang global shortage o kakulangan sa buong mundo ng uri ng patatas na ginagamit sa produksyon ng French fries. Ayon kay Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, nakadepende ang supply nito sa bansa sa imported product. Ito'y dahil hindi angkop ang uri ng lupa sa Pilipinas para pagtanima ng gayong uri ng patatas. I think globally, no, aside from merong naging issues regarding frost, it's been production also. Merong epekto yung production, yung yield ng potatoes na yon. Again, this is not local, this is global. Paglilinaw naman ni Yusek Evangelista, hindi apektado ng global shortage ng chipping potato ang locally produced na patatas. Pagdating po sa table potatoes, white potatoes, doon po tayo nakatuon ng pansin and we are ensuring na yung mga tinatanim po ng ating mga magsasaka is very much sufficient pagdating po sa pangangailangan natin ng table potatoes. Yan po ang patatas naman po na ating kinakain sa ating mga bahay. Hataw Balita. Nananatiling bird flu free ang lalawigan ng Misamis Oriental. Bawal pa rin magpasok ng poultry products mula sa iba't ibang lugar. Bawal din sa Misamis Oriental na magpasok ng baboy mula sa Zamboanga. Si Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Tiniyak ng Provincial Veterinary Office ng Misamis Oriental na bird flu free pa ang lalawigan. Ayon kay Provincial Veterinary Head Dr. Benjie Resma, ito ay matapos lumabas ang mga resulta ng kanilang isinagawang monitoring. Noong nakaraang linggo lang, ay napasok na ng avian influenza o bird flu ang ilang probinsya sa Mindanao. Kabilang dito ang Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Davao del Sur at Maguindanao. Mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng poultry species at poultry products mula sa Luzon, Cebu, Bohol at Iloilo, bukod pa sa mga probinsya sa Mindanao na meron ng mga kaso ng bird flu. Tanging ang mga process, cook at canned poultry goods ang pinapayagang makapasok sa Misamis Oriental. Samantala, hinggil naman sa African swine fever, ayon sa ulat ni Dr. Resma, ay kasama ng ipinagbabawal na makapasok sa probinsya ang mga baboy mula sa Zamboanga dahil sa kaso ng African swine fever. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Lubos na nagpapasalamat ang Department of Agriculture Caraga sa pagkakaroon ng kauna-unahang Animal Disease Molecular Laboratory sa rehiyon. Libre ang serbisyo nito. Si Richelle Toldanes, humahataw. Hataw Balita. Opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Caraga ang Animal Disease Molecular Laboratory kahapon. Matatagpuan ito sa Barangay Tagibo, Butuan City, Agusan del Norte. Para sa DA Region 13, malaking tulong ito dahil hindi na nila kailangang bumiyahi pa sa malayo para lang kumuha ng lab test para sa mga hayop. Kuntabang ni para sa ato diri sa Caraga na we could really address na ngayon na hindi na tayo tatakbo pa sa Jensen, Cagayan. Ang molecular laboratory ay ang upgraded level ng karaniwang laboratorio. Ang findings o resulta ng mga pagsusuri rito ay base sa DNA ng isang organismo, katulad ng virus. Ayon sa chief ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory na si Dr. Esther Cardenio, maaaring itest sa molecular laboratory ang mga sakit gaya ng African swine fever, classical swine fever, avian influenza, porcine parvovirus, porcine respiratory reproductive syndrome, contagious bovine loro pneumonia. Tinatayang nasa 7.2 million pesos ang kabuuang halaga ng laboratorio kasama na ang mga equipment, testing kits at reagents. Nagpahatid naman ng paanyaya si Dr. Cardenio para sa mga taga-Caraga para makapagserbisyo sila patungkol sa sakit sa mga hayop. Aniya, libre ito para sa lahat. Ang tanan ng mga katauhan sa Caraga Region
ang atong molecular laboratory sa Department of Agriculture sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory is ready to accept sa mga samples for viral diseases, no? Especially kung sa ASF, avian influenza, and then that is for free sa tanan. Opisyal na gagamitin ang molecular lab sa susunod na buwan pagkatapos ng refined tuning nito. Lunes hanggang Biyernes, bukas ang laboratorio. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Richelle Toldanes, Humahataw! Hataw Balita! Gumagawa ang mga estudyante sa Baay National High School ng Bamboo Eco Tumbler. Ito ay upang makatulong sa kalusugan at kapaligiran. Isa ito sa mga aktibong pamamaraan ng Youth for Environment in Schools Organization o YESO ng paaralan para mapangalagaan at maingatan ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Ang paglikha ng Bamboo Eco Tumbler ay bahagi ng Project Change ng paaralan. Change na ang ibig sabihin ay clean, habitable, adaptable, and nurturing greener environment. Layunin ng grupo na pagandahin ang kanilang produkto upang magsilbing income-generating project o pagkakitaan na makatutulong sa mga mag-aaral. Hataw Balita! May masisilungan na ang mga matatanda at batang abandonado at wala nang pupuntahan. May binuksang ampunan para sa kanila sa Ilocos Sur. Si Marvin Calas, Humahataw. Hataw Balita! Binuksan na kahapon ang itinayong Inanama Center Home for the Aged sa Barangay Margaay, Narvacan, Ilocos Sur. Martes din binuksan ang Child and Orphan Center na matatagpuan malapit sa Home for the Aged. Ayon kay Mayor Chavit Singson, makatutulong ang mga pasilidad na ito para sa mga bata at matatandang wala nang mapupuntahan. Pamumunuan ng lokal na pamahalaan ng Narvacan ang Home for the Aged at ang Child and Orphan Center sa tulong ng DSWD at Regional Health Unit. Prioridad sa mga proyektong ito ang kapakanan ng mga ulila at abandonadong mga bata para sila ay magabayan sa kanilang paglaki at magiging kapaki-pakinabang sa lipunan sa darating na panahon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula Baguio City, Marvin Calas, Humahataw! Hataw Balita! Matatapos na ang pamamahala ng Boracay Interagency Task Force sa rehabilitasyon ng isla. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, handa silang ituloy ang pangunguna sa pagpapaganda ng Boracay Island. Si Linya Armilio, Humahataw! Hataw Balita! Sa June 30 na ma-expire ang Boracay Interagency Task Force o BIATF, kasabay ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang BIATF ay binuo ng Duterte Administration noong 2018 sa pamamagitan ng isang executive order upang mamahala sa rehabilitasyon ng isla ng Boracay. Ayon kay Malay Mayor Floribar Bautista, nasa desisyon ng susunod na administrasyon kung i-extend ang pamamahala ng Boracay Interagency Task Force. Ang force, ganyan ang mga NDO ang operation, ang management ng NDO na yan, kung walang extension. Pero kung i-extend naman, ituloy-tuloy pa rin yun. So, depende na yun sa new administration kung i-extend nila yung existence ng task force. Kabilang sa mga naisakatuparan na ng task force ng iba't ibang ahensya sa Boracay ang pagsasaayos at pagpapalawak ng mga kalsada, paggiba ng mga illegal structures sa wetland area, pagbawi sa mga forest land, paglalagay ng drainage system, at pagtanggal ng mga illegal na tubo na dumediretso ang tubig na dumadaloy sa dagat. Ilang business establishments ang kinasuhan na dahil sa sari-saring paglabag. May ilang major projects naman na hindi pa natatapos ang BIATF. Ilan dito ang clearing operations sa halos 40 illegal structures na sakop ng 30-meter beach easement area at ang mga illegal na nakatayo sa road easement area. Hindi pa rin nakukumpleto ang Phase 3 ng circumferential road na kumokonekta sa tatlong barangay sa isla. Maging ang drainage system ay hindi pa rin natatapos. Ayon sa provincial government ng Aklan, wala pa silang pinal na plano kapag na-turn over na sa kanila ang pamamahala sa isla. Kapag hindi itutuloy ng susunod na administrasyon ang task force,
ay itutuloy na lamang ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng mga drainage system at provincial roads. Ang pondo para sa mga proyekto ay kukunin sa ibinabayad na environmental fee at terminal fee ng mga turista. Plano rin ng probinsya na ayusin ang health services at ospital sa isla ng Boracay. Ang LGU will only request ng assistance from these national agencies. Mm-mm. At the same time, kung yung mag-perform sila ng kanilang mandate, like yung pinupulis, for example, the INAR, pinupulis nila yung environment. Also, to check on the itong mga forest land, mga public lands, kasi sa kanila yan eh. Mm-mm. So, yun, we will just be complementing each other siguro. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ninia Armilio, Humahataw. Hataw Balita! May bagong tuklas na ikalawang coral garden sa Ternate, Cavite. Plano itong gawing eco-tourism site, ngunit pag-aaralan pa kung paano ito maisasakatuparan. Si Benedict Samson, Humahataw. Hataw Balita! Nagkaroon kami ng incidental discovery of the natural coral gardens in the area. And yung discovery na yon ay nasundan last April nung nag-install ng 25 marker buoys ang Cavite Penro together with the divers of the Philippine Coast Guard and Coast Guard Auxiliary. Patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maisalba ang Manila Bay sa pamamagitan ng mga coastal at underwater cleanup drive. At tila nagbubunga naman ito matapos may madiskubre ulit na coral garden sa karagatang sakop ng Ternate, Cavite. Kaya upang mapangalagaan ang lugar, magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng fishing ban tuwing breeding season ng mga isda. Meron kaming gagawin, yung pagdating yung mga buntis sa mga isda, huwag mo na maglalaot. Huwag mo nang aria sa lugar na yun. Pwede silang umariya malayo. Pag nanganak na yung buntis, kung tatlong buwan siyang buntis, bago sila umariya doon sa tabi. Noong nakaraang linggo, tinalakay rin ng Ternate LGU katuwang ang ilan non-governmental organization ang plano na gawing ecotourism site ang Ternate Marine Park. Actually, yan po yung vision ng Ternate Marine Park na sa darating na panahon ay maging tourist destination din ito at maihilera sa ibang mga tourist destination natin dito. At ang alam natin na ang Cavite ay napakalapit sa Metro Manila, kaya very potential po siya na maging tourist destination. Ngunit bago nila ito buksan sa publiko, kinakailangan pa muna nilang mapag-aralan ang naturang coral garden. That's one of the thing na ini-invite namin yung academe and the scientific scientists, the community of mga researchers na tulungan kami na ma-establish yung baseline para science-based and research-based yung magiging mga strategies na mabubuo namin if ever na ma-open na namin siya for tourism. Ayon pa kay Mari Pinitor, umaasa sila na yayabong pa ang mga coral garden sa Manila Bay. Panawagan din ng mga autoridad na suportahan ang Battle for Manila Bay. Malaki anila ang magiging kontribusyon ng kahit maliliit na hakbang gaya ng maayos na pagtatapon ng basura upang maiwasan na mapunta ang dumi sa dagat at maging sanhi ng pagkasira at pagkamatay ng mga bahura. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Humahataw! Isang tatay na barbero sa Masbate ang walang sariling kagamitan. May pisikal man na kapansanan, nagsisikap sa simpleng hanap buhay para sa pamilya. At nang humiling ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ang natanggap ay higit sa saklay at suklay. Elementary na ako, kay grade 2, di pa ako toto ng tili ko. Sang grade 3 na. Kami ito na, grayan pagbuli sa ako na, minipungkul ka, wadi ka na, ano ka na, marakanan ka na sa mundo, anong, dili ka na gamit. 12 taon nang iisa na lang ang binting ipinanlalakad ni Gerald sa kabila ng pisikal na kalagayan. Natutunan niyang maging matatag mula pagkabata.
dati naging ano ako, nagbaga na sa isip ko, bagang gusto nila ako dapat mag-pencil to, mag-bully senda. Nag-grade 6 na ako, grade 7. Medyo matured na naisip ko. Okay na sa ako, nasundugon ako dahil tungkol. Pero okay lang pagkilala ko. Sanay na ako. Pero kung hindi ko kilala, talagang masakit dapat bumateo na sugadong kasi na. Dati, masakit man pero sugad dilit na. Hindi naman napigilan ng kalagayan ni Gerald na siya ay mahalin at bigyang halaga ng asawa. Dili man po ako nagkita sa iya, labas sa kadyo at hindi sa ugali niya. Okay, maayos man po ang ugali niya. Ay niya po patunayan kung nanon iya kakayahan na ano. Dili ko po gin-stick na kung ano man po sabihin sa nibal katao na ang asawa ko rin sina. Binapatunayan niya sa amon na kaya niya kami buhay, ang bisan erob siya sina. Dili niya kami napabayaan. Bisan dili niya po kaya himuon, ginahimo niya. Para kay Gerald, higit sa saklay, ay meron siyang Diyos na malalapitan at kasama sa bawat paghakbang. Bilang may kapansanan na kita, tapos may kinikilala kitang Diyos. Kung may trabaho ka, ba-trabaho ka, panalangin ka sa Diyos. Mangayap ka sa naminin na imatan ka sa wala na uraadlaw mo, na gabayan ka kung ano man ang mangyari sa buhay mo, tindan ang bahala, maggabay sa'yo. Barbero si Gerald, ngunit walang sariling gamit. Kung meron sanang kagamitan, nahigit sa gunting at suklay, mas lalaki ang kita. At lalong magagampanan ang tungkulin na maitaguyod ang pamilya. Gerald, yung request mo na gamit para sa paggupit mo ay granted na. Yan. At syempre, yung tungkol naman sa nire-request mong artificial leg ay ipaprocess po yan, ha, Gerald. Dahil dito sa Servisyong Bayanihan, may partner na nagbibigay naman ng tulong doon sa mga nawala ng binti at sila po ang nagpo-provide niyan ng libre. Salamat sa Diyos, Gerald! Salamat po sa Diyos, ano na. Salamat kay hindi ko gina-expect. Natupad na ano, pangarap ko dati. Salamat sa ano na sa siya. Panginoon, natupad man po niya kay Lingan. Ganun ang iri na gamit. Salamat. Salamat sa Diyos sa pagpapalang kaloob kay Gerald na may kapansanan man ay buo ang loob sa pagiging haligi ng tahanan na tumanggap mula sa Panginoon ng higit sa saklay at suklay. Ayan, salamat sa Diyos at salamat po sa ating mga taga-subaybay. Gladys. Ayan, daghang salamat sa Ginoo sa higayon. O amigo, shout out sa ating mga viewers, especially po Rubuza family, and happy Thanksgiving na rin sa Central Visayas Division and Zamboanga Peninsula District. Amigo. At tayo ay muli nag-aanyaya sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 9 na po tayo, mamaya po yan, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service at channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming iba bahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago, Kapitulo 5, Talatang 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Humahataw na balita ngayong umaga ng Webes, 26 sa buwan ng Mayo 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulbong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingat nawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.